Sa gagawin kong video nito mga ka-GRC, excited na akong ibahagi sa inyo kung paano ang pagkabit ng tari, lalong-lalo na sa mga baguhan. Pagkabit ng eskwalado, at masasabi kong madalang matalo. Ngayon, pag-uusapan natin para naman sa mga baguhan matuto. Tara na mga agad, tingnan natin kung paano. Kung sa pinagamitin natin, isang metro, mas maganda. Lagyan natin ng kandikit para makapit sa paanan naman. Ito yung ilalagay na natin. Okay. Ayan, ipapakita ko na sa inyo. Paglalagay na sa pin. Isang iko. Dalawa. Kung nakadalawa ka na sa taas, baba naman tayo. Isa. Dalawa. Ito dapat pantay lagi. Dapat pantay lagi kung sa pin. At hindi lamang sa taas o hindi lamang sa baba para hindi mamila yung manok natin. Taas naman tayo. Isa. Hindi natin ang dalawa ulit. Dalawa. O sa baba. Baba tayo sa dalawa. Pantay na, pantay na yan mga kadiyarchi. Pantay na yung boots. Boots ang tawag nito. Mas maganda yung maluwag yung butas. Mas maluwag yung butas, mas maganda. Para pwede natin i-adjust. Lagay natin. Paglagay ng boots natin, limasin natin mga ka-DRC para hindi siya bumubukol. Isang iko. Dalawa. Limasin ulit natin para hindi siya nalulukot. Kasi pag nalukot siya mga ka-DRC, pwedeng dahilan ng pagpilay ng manok pag nakasuot na yung nakatari na. Isa ulit sa taas. Dalawa. Makikita natin, mapapansin natin siya na pantay na pantay siya. Hindi pwedeng mas mataas to o kaya itong mas mataas. Dapat pantay na pantay siya. Pantayin natin bawat ikot. Dapat mas maganda himasin natin para hindi siya nalulukot. Pababa naman tayo. Isa. Hindi maiksin na para diyos. Basta pansin natin pantay yung mga sapin niya. Huwag nating hayaang mas mataas yung sa taas. Isang magandang pala tandaan din natin yung mga kagiyarji na kailangan pantay. Yan ang isang bagay na dapat natin tandaan. Ilagay na natin yung ano natin. Paunan. Yan ay
nakita natin yung pinaka-paunan niya para kalyansi. Para isimulado yung paglalagay natin ng tari. Tingnan natin yung paunan na yan, tapos yung tali ng yung pinakasapin kung pantay sila. Yung paunan niya sa yung sapin niya. Kasi pag inatang natin yung tari, dapat pantay yan. Dapat pantay sila. Pag inalagay natin yung tari, dapat pantay na pantay. Para pag pumali yung manok natin at tumama, sigurado hindi masasablay. Silipin natin kung ito may pantay o hindi. Hindi na natin sipat-sipatin ang kanyan para makita natin kung... Kasi kung hindi pantay ang mga kagyarsi, hindi natin masasabing eskwalado yung paglalagay natin ng tari. Dapat pantay na rin. Ayan, halimbawa nito, pantay na. Hindi natin ilagay yung ating tari. Pipilihan natin kung ano yung size ng ating paanong ano. Hindi na natin ito maaaryang maigit, pero hanggang tuhod lang ito mga ka-DRC. Dapat hanggang sabay tuhod lang. Ito, ilalagay ko lang ito kasi hindi ko naman makita yung tuhod na ito. Pero sasabihin ko sa inyo mga kabanguhan, hanggang tuhod lang. Ito, mga ka-GRC, para sabihin natin eskwalado itong ating pagkakabi sa dulo ng pinakatari natin, mga ka-GRC. Sipat natin sa may siko ng manok. Sipat natin sa may siko ng manok. Dapat tuwid na tuwid doon hanggang sa siko ng manok. Kung hindi siya nakatuwid sa may siko ng manok, hindi natin magsasabi na ito yung isang eskwalado. Yan. Pag ganito yung forma ng pagkabit ng tari natin, mga kadyarte, magsasabi natin eskwalado siya kasi dito sa may siko niya mismo natama yung pinakadulo ng tari ng ating tari sa may siko ng paanang manok natin. Yan, halimbawa to, talagang doon na tama sa may siko. Kaya ito, hindi natin itali kasi nakita ko talagang naka-eskwala na po siya. Binilangan ko siya ng 10 bilang sa taas. Pagdang din natin ng 10 bilang sa baba. Ano po din sa baba. Sa umpisa lang po yun, may bilang sa taas at baba. Ito natin din ako dito ng ganito. Yung pinakamalipis na lalo na pag yung manok magalaw, halimbawa, kailangan natin gamitan siya ng ganito. Para iwas sugat na rin, mga kagyarsi. Para malalim sugat. Para hindi ba disgrasya. Mga nagkakabi. Kaya ginagamitan ng tagal. Yan ang purpose niya. Hindi ka pa nagkabit siya? Hindi na. Ilalak natin siya dito, mga kagyarsi. Ilalak natin, paikot sa may paunan. Lagyan natin siya ng 5 na ikot at pabalik sa likod. Ilalak din natin sa may isang garol ng tari natin.
papakanyan po siya para makita ng mga ating mga ka-AGR sinap baguhan. Pagyan natin na lumalim. Diba? Ganyan na po yung mag-iimporma ng ating dari. Para sa atin, para sa akin, kung ganitong nakalaknay mo, unang garol sa pangalawa dito, ang ginagawa natin mga ka-DRC, nalagyan natin ng lock para ipasok sa may baba ng tari natin. Ang purpose po nito mga ka-DRC, pag ganito na yung ginagawa, para hindi umikot yung ating tari pag ito'y lumalaban na. Ito'y lumalaban ng mga ABS. Ito, pinakalak niya to. Ito, pakanan. Nalagyan natin ng lak siyang lima. Pagkatapos ang lima, mga ABS, ilalakyan natin siya ng pakalima. Lagyan din ulit natin siya ng lima. Kasi para walang kaikot, hindi ikot yung ating tari pag ito'y lumalaban. Dagdagan pa natin yung mga laki na para sigurado po. Dagdagan natin yung laki na. Pansin po natin na maiksin na yung tali. Mahaba pa. Dadagdagan po natin yung pinakalak niya kasi importante yung mga lak. Dadagdagan po yung lak niya kahit sa pakaliwa para sigurado po. Kung pansin yung mga maiksin na mas mainam mga ka-DRC kung sa baba natin iuubos yung tali. Kasi sa pinaka-ibabaw niya po, marami na. Sa baba ko po inuubos, pansin niyo po, sa baba ko inuubos yung tali. Naubos na. I-ano na lang natin siya. Ganyan po yung magiging forma. Ganyan po yung magiging mga finish product natin. Papakita ko rin sa inyo yung dahilan kung bakit naglalagay ng scotch tape sa mga nagtatari. Ito yung dahilan. Ito yung para dahilan kung bakit naglalagay ng ganito. Para hindi lumabas yung mga himolmol o yung mga hibla ng pantali na lumalagpas o yung mga pantali niya na nakalabas. Dapat nakatawag po lahat para hindi sumabit. Para hindi sumabit sa panang manok. Yan. Para malinis po siya, hindi sasabit yung mga nakalabas na nakalaylay na mga panali. Saka natin ilalagay makadiyasin yung tunay. Yung bay na. Tunay na bakit na mong tari natin. Tapos sa inyo, paano yung pumuman ng isang finish product natin. Ganyan po ang itsura. Ganyan po yung itsura. Itsura ng ano. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga baguhan. Sana may kunting may ituro. Maraming salamat mga ka-DRC. Hanggang sa susunod nating video, like nyo na rin ang aking YouTube channel at share nyo na rin. Subscribe my YouTube channel kumbaga. Salamat!